على من نال به الرعد الذي حمل لواء الدربة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Lahat ng papuri at pasalamat ay paralamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allah at pasalamatan natin sa mga biyayang ipinagkalog niya sa atin. So, inshallah, ay ang ibinigay sa aking topiko ay ito ay papalapit na. Malapit na ang labanan. Ilang days na lang ang inaasahan at hinihintay. At pinakakaabangan. In fact, at meron ng nakalagay sa Guinness Book World na kung saan pinakamaraming lights na kung ito ay nangyari, I think, sa Australia. Na kung saan siya ay nag-ani ng record ng mula sa Guinness. Ang tinutukoy ko dito ay walang iba kundi yung Christmas festival or celebration. So, Merry Christmas. Merry Christmas doon sa mga tao na sinasabi ang kataganayan. I'm not, okay, hindi ko sinasabi, I'm not greeting a Merry Christmas, that, but I'm quoting some of their saying, okay, yung their greetings, na kung saan Merry Christmas, baka may sumagot ha? Okay? Na kung saan ito yung namumutawi sa mga labi ng mga nagsisilibra na nagsisilibrate na ganitong uri ng kasiyahan. At unfortunately, some of Muslims also, they are enjoying for celebrating Christmas also. And unfortunately, and ito yung sabi natin na bad news o sabi natin nakakalungkot isipin. Sad to say, since sad to know. But inshallah, we will tackle some of the rulings regarding Christmas. Okay, then if you go further about the story about Christmas, and you can say, you can ask Sheikh Google, you can type in Google the history of the Christmas for further explanation regarding this matter. Pero inshallah, bilang ano mga kapatid, sapagkat kasi nakakalungkot eh. Kasi marami pa rin mga Muslim sa kabila ng napakarami na nagsasabi at in fact, wala ng excuse talaga. Hindi na pwedeng sabihin ng isang Muslim na hindi ko alam ang rules patungkol sa Christmas. Sapagkat nababasa na po natin yan, hindi lamang nababasa, naririnig pa natin. Hindi lang naririnig, kundi ay talagang napapanood pa natin. Ito ay kumakalat na yung fatawa, kumakalat na yung verdict ng iba't ibang mga scholar mula sa larangan ng sabihin natin ng schools katulad ng mga iba't ibang madhab at iba't ibang mga kilalang universidad at ganyan din salaf man or khalaf, ibig sabihin, scholar man o nauna pa sa atin o sa kasalukuyan na isa lang ang kanilang rules patungkol dito, yung tinatawag na rules patungkol sa Christmas, kung ano yung birthday, kung ano yung hatol sa mga Muslim na nagsisipag celebrate nakasama ang hindi mga Muslim sa ganitong larangan ng sabi nating festival. So hindi na sasabi natin isang Muslim na excuse na ako dyan dahil hindi ko naman alam eh. Bakit? Dahil nagkumakalat na yung mga babasahin patungkol dito kung ano yung verdict, kung ano yung rules patungkol dito. So hindi mo pwede ikaila. Dayahin mo man ang mga Muslim, dayahin mo man ang sino man, hindi mo madadaya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nababatid niya at alam niya na ito ay tiyak na alam mo na kung ano ang tungkol dito at ano ang rules dito. So, dito, of course, ang aking panayam na ito ay sa mga Muslim. Sa mga Muslim, particularly doon sa mga nag-aasam at excited. Okay? Excited sa darating na Christmas festival. Ito ay para sa iyo, kapatid. Ito ay payo sa aking sarili. Gayon din para sa inyo. At sa mga wala namang balak mag-celebrate, kaso lang, nag-grade pa rin sila. Ano ay, panayam pa rin sa'yo. Nag-grade sila, nagbibigay pa sila ng mga cards. O, kilala sa mga kasamahan sa mga trabaho dahil nahihiya raw sila bilang pabuhay. Ika nga kagandahang loob sa kanila at pakikitungo sa kanila, nakikiayon na rin sila sa pamamagitan ng pagbati
sa pamamagitan ng pagdanggap ng pagbali. So inshallah, ito ay bagay na dapat napapanahon, na dapat pag-usapan at dapat italakay talaga at bigyan ng linaw, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Alam niyo ba, ang sabi ni Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, patungkol sa aya, ang kanyang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Okay? Doon sa particular na kataga na sinabi ng Allah, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ. Ibig sabihin dito, at yaong hindi tumitistigo, hindi tumitistigo ng kasinungalingan at hindi dumadalo sa umpukan ng mga hindi makatotohan ang usapin, at kapag sila ay napadaan sa mga makasalanan o sa mga umpukan ng walang kabuluhang usapin na hindi sinasadya, ay dadaan lamang sila at tatalikuran nila ang mga ganitong umpukan at hindi rin nila nais na ito ay isagawa ng iba. Okay. Bibigyan natin ng focus at explanation yung bahagi ng katagalaman na sinabi ng Allah, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ. Doon sa mga sa mga tao na hindi tumitistigo ng kasinungalingan, falsehood. Sa makatuwid sa English, falsehood. Okay? Kasinungalingan. Alam niyo ba, in regards sa tinatawag na festival ng mga polytheists, ng mga walang pananampalataya sa Islam, na hindi maniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang festival ay they combine confusion at physical desires and falsehood. Okay? Pagkalito. Pagkalito saan? Bakit? Tingnan natin. Nung tayo ay nag-celebrate ng tinatawag na dati, when we are Christian before, December 25, di ba? Nakakalito. Bakit? May nagsasabi na hindi naman ito kapanganakan ni Jesus eh. Sabi na ito naman ay kapanganakan ni Jesus. Different notion, different narration, ala kulihan ay walang katuturan. Okay? At hindi lamang yan. Kinumpayan pa doon ng physical desires. Ito ay tinatawag na pansariling pagnanais. Oh, Christmas party is coming. Okay, kabahin, masaya. Makakatingin na naman ako ng cheeks. Okay? Makakabeso-beso na naman ako ng mga mapupulang labi o din naman kayo mababango. Diba? Self-desire, kasi bakit may kasiyahan eh. Meron din na nandyan yung tinatawag na kasiyahan. Enjoy. Huwag nga sabi natin, enjoyment. And of course, and falsehood. Bakit falsehood? Dahil ito ay walang katuturan at kasinungalingan. Ito ay likhang tao lamang, likhang isip lamang, at walang batas mula sa dakilang tagapaglikha na ito ay pinahintulutan na dapat mag-celebrate ang isang tao. Okay? So napakalina mga kapatid. At there is nothing in them that is of any religious benefit. Walang napakinabangan na patiklo sa mapatungkol sa religious na usapin. Wala man. Dahil kung mapatayin natin sa tinatawag na Christian belief, Christian dom, wala naman ito sa katuruan ng Christianity, sa tinatawag na original na katuruan eh. Napakalayo. Wani, maging wala nakalagay sa Biblia, maging sa mga Muslim, sa mga Muslim ang sa-celebrate ng tinatawag na birthday or Christmas. Wala ito sa katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, subhanallah. Ang sino mang Muslim na nag-celebrate ng Christmas or any festival apart from the Eidine, apart from the Eid al-Fatha, Eid al-Adhan, saka Eid al-Fitr, wallahi akhi, ang imanuhum naqis. Yung kanilang iman ay kulang. Yung kanilang iman, yung kanilang paniniwala sa tawahid, yung kanilang paniniwala sa la ilaha illallah, ay mayroong question mark. Meron tinatawag na doubt. At ang paniniwala nila sa Muhammad na Rasulullah ay katotohanan ay meron din doubt. Meron tinatawag na pag-aalinlangan. Kasi bakit? Dahil wala ito sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wala sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wala sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit ka pa nagsyahada? Bakit ka pa nagsabi ng la ilaha illallah? Bakit ka pa nagsabi ng Muhammad Rasulullah na samantalang napakahirap mong isang buhay ang mga turo ng la ilaha illallah at Muhammad Rasulullah? Kung sa bagay nga na hindi natin kayang iwasan, paano pa yung malalaking bagay? Kung sa mga bagay nga na hindi natin kayang iwasan yung pagsabi ng Merry Christmas, kung sa mga bagay na mahiya tayong hindi natin tanggapin ang kanilang pagbati ng Merry Christmas and Happy New Year, aba, paano pa ang malaking bagay mga kapatid? Saan tayo nahihiya? Sa ating mga kasamahan? O sa Allah subhanahu wa ta'ala? Saan tayo nahihiya? Sa ating mga
pamilya na kung saan binabati tayo ng ganun tinatawag na pagbati o sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya salam. Nas'al Allah al-afiyah. So, wala silang napapala na kabutihan patungkol sa pangrelihiyong usapin, mga kapatid, ang sino man nag-celebrate nito. Sapagkat, ito ay tinatang kanilang mapapala lamang ay una, kawalan ng pera. Biro mo, bakit? Dahil sa Christmas na yan, napakaraming utang. Diba? Kahit na wala lang kinakain, wala lang kinakain sa tinatawag na halos 2 times a day, ay ang gagawin nila talagang gagawa ng paraan para makapag-celebrate lamang, ay gagawa sila ng walang problema mangutang sa kanila kahit ito ay ano pa, basta maging masaya lamang sila, may sa katurama, may sa katupara lamang. Tignan mo nangyari sa Yolanda ngayon. Okay? Yolanda, ngayon, wala na silang makain, pero mayroon pa silang talagang ginagawa nilang paraan para makapag-celebrate ng Christmas. Kahumhangan, ika nga. Subhanallah. So ito ay, thus they are falsehood. Wala, dahil ito ay tinatawag na falsehood, kasi nungalingan. Ito ay imbento lamang ng tao. Innovation. Puro kabaguhan na walang basis mula sa tinatawag na dakilang takapaglikha. Kaya nga, ang sino mang umaten sa ganitong tinatawag na uri ng festival ay ipinagbawal ng Islam. Ipinagbawal ng tinatawag na Islam. Kaya bakit? Dahil sa mga sabihin ng isang tao, eh, ustaz, wala namang evil dun eh, wala namang masama dun eh. Nag-grade lamang naman ako eh. O di naman kaya eh, tinatanggap ko lang naman yung grade nila, eh, walang masama doon eh. Yes, indeed, walang masama doon, but it is a sin. Okay? Dahil hindi na nangahulugan na ang kasalanan ay kailangan i-akibat ang tinatawag na pagkayo, sabi natin, sa kasalanan, ay hindi lahat ng kasalanan ay nagbumula sa evil. Tandaan natin yan. Okay? Still, it is a falsehood. Still, it is a sin. Kahit walang harm na nagulat na dulot nito, mga kapatid. I will give an example from the Quran na kung saan matatawag itong tinatawag na falsehood, matatawag itong tinatawag na sin kahit walang harm. Walang harm na sinasabi na ano, at na dulot nito sa iba. Okay? For example, sinabi ng Allah, tulad na lang na wa'innahum layakuluna kung karamin ang kawli wazura tungkol sa dihar. Alam mo ibig sabihin ng dihar? Ang dihar yung pagsasabi ng isang lalaki sa kanyang asawa na ikaw ay katulad ng aking ina. Okay? Ikaw ay katulad. Walang ano? Okay? Ano yung masama sa word na yan? Di ba walang masama? Nasabihin mo lang naman yung asawa mo eh, na ikaw, okay? Pati katulad ng aking ina, katulad ng likod ng aking ina. Walang masama na doon. Pero ito ay zur. Ito ay tinatawag na falsehood. Ano sabi nila? And indeed, they are saying the objectionable statement in a falsehood. Okay? Kaya ang diha, kapag sabi na, wag niyo sabihin sa asawa niyo yan, otherwise, yan ay tinatawag na diha. Ang hukom niyan ay maaaring separation. Mahanto sa tinatawag na divorce. Yung mga bagay na ganyan, sapagkat hindi makatarungan yun, dahil iahambing mo ang asawa mo sa yung magulang. So, ibig sabihin, pag iniahambing mo ang asawa mo sa yung magulang, sa yung ina, ay hindi na halal sa'yo yun. Ay hindi na tinatawag na halal sa'yo yun. Haram na sa'yo yun. Kasi hindi mo pwede yung asawain yung magulang mo eh. Na ina eh. So, bagamat yung statement na yan ay walang masama, wala tayong hindi natin may larawan sa ating isip na walang masama, but still, it is a falsehood. Similarly, yung pagsabi ng happy birthday or merry Christmas or yung pagtambag, thank you for your greeting, merry Christmas also, is a falsehood. Okay? Ito ay tinatawag na sin. Ito ay pagkakasala. Tulad ng sinabi ng Allah, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْتَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. At huwag kayong magsabi and sushan the abomination of idols and avoid false statement. So lahat ng mga ito, mga kapatid, bagamat walang heart sa isang tao, ngunit ito ay tinatawag na still, ito ay kasinungalingan. Ito ay tinatawag na pagkakasala. At ang pagkakasala sa isang any means ay sa Islam ay tayo ay hinikayat na ilayo ang ating mga sarili. Ilayo ang tinatawag na ating mga sarili sa mga bagay na ito. Kaya nga sa Islam, complete ang Islam eh. Hindi ba basapat sa atin na sabihin ng Allah sumadal sa atin, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-Islam madina. Sapat na nabatayan sa atin, mga kapatid,
para panghawakan natin ang Islam at para ilayo ang ating mga sarili mula sa mga kaugalian ng hindi mananampalataya. Sapat na ang batayan na ito. Sa araw na ito ay kinumplito ko sa inyo ang inyong pananampalataya. So pag sinabing kumplito na, huwag mo na itong dagdagan at huwag mo na itong bawasan, parang awa mo na. Dahil kapag binawasan mo ito o dinagdagan mo ito, kapahamakan ang maaaring idulot sa iyo. Dito man, sa ibabaw ng mundo, kung hindi man dito sa ibabaw ng mundo, hintay mo sa kabilang buhay, mas masahol sa kabilang buhay. Diba? So kung dito na reliyo natin, kapatid, so huwag na natin dagdagan. Kaya nga, nung dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, nakita niya yung mga yung dalawang bata naglaro. Sabihin, parang sila ay nagkaroon ng tinatawag na kasiyahan. Okay? Ngayon, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, what are those 2 days? Ano sa ano yung dalawa? Ano yung bakit kayo nagkaroon ng kasiyahan sa dalawang araw na yan? Ano sabi? Nang kung saan ang mga na kanyang tinanong, sabi niya, we used to play all these 2 days during the Jahiliyyah. Yan ang sabi nila. Dahil ito kasi nung nakasanayan namin before the advent of Islam, sabi na, kami ay nagkasiyahan sa ganitong dalawang araw. Anong sabi ni Propeta Muhammad sallam? Sabi niya, Allah has given you something better instead of them. Yawmul Idil Adha wa yawmul Al-Idil Fitr. Ibig sabihin, pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kasiyahan niyo para subhanallah, dahil sa awa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, para hindi lamang maiwas ang ating mga sarili, umalayo ang ating mga sarili sa kasiyahan na sinasabing kasiyahan, pinalitan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mainam at yun ang Idil Fitr at saka Idil Adha. So ito lamang mga kapatid ang celebration na pinahintulutan sa atin. No other than this celebration. Okay? So bakit pa tayo magse-celebrate at magigaya sa tinatawag na mga hindi mananampalataya? At tandaan natin mga kapatid sa palaman ng pananampalataya, bawat nation ay meron kanilang practice. At bawat samahan ay meron kanilang practice. For example, sa Karate, meron syutukan. Meron fashion ng syutukan kaysa si Shotorio at iba pa. In every groups, okay, there is okay a practice. Okay, meron tinatawag na ano, meron kanilang practice. And also the nation and also the religious sects, di ba? So ibig sabihin, kapag ang practice ng mga Hudyo, sa kanila yun. At kapag practice ng mga Kristiyano, sa kanila yun. At kung ano yung practice natin mga Muslim, ito yung practice natin. Okay? So hindi mo pwede makibang practice ka sa hindi practice nila, sapagkat sa kanila yun eh. So bakit ka makialo doon at makisang-ayon doon? So meron tayo dito sa Islam. So dito na tayo, hindi pa ba kayo masaya sa Islam? Sa tanong ko, are you not happy in Islam? Na bakit nyo kailangan mag-celebrate pa ng Christmas? Bakit nyo mag-celebrate pa ng tinatawag na New Year? Hindi pa ba kayo masaya sa Islam? La hawla wala quwwata illa billah. Okay? Subhanallah, ang paggabay sa atin sa Islam ay sapat na yun mga kapatid eh. Hindi kayang tumbasan ng sinuman kahit langit at lupa, mundo at nilalaman ng mundo, hindi kayang tumbasan ang paggabay sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kailanman. So sapat na yun. Okay? So kailangan maging masaya tayo. Kaya ang sabi ng Allah eh, Udukulu fisil ni kafa, wala tattabi o kutuwati syaitan. Sabihin, pasukin mo ang Islam na ito ay complete. Hindi yung kalahati ng katawan, pasok, kalahati, labas. Hindi ganun. So kailangan embrace Islam entirely. Hindi yung ibang katuruan sinasang-ayunan mo at ibang katuruan nire-reject mo. Otherwise, you will be considered as a disbeliever. Okay? So kailangan embrace natin yung turo ng Islam as a whole. So yung mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, kaya bilang bataya na every nation, merong practice, sabi tulad ng sinabi ng Allah, walikulli wajhatin huwa muwalliha. Isabihin, for every nation, there is a direction to which they face in their prayers. Di ba sa panahon dati, saan sila umano? Saan sila tinatawag na humaharap? Sa Jerusalem. Okay, before mag-reveal ang pag-arap natin sa tinatawag na Kaaba. Okay, yung mga ibang pananampalatayan, saan sumaharap? Saan? Kahit saan humaharap. Di ba? Pamaraming pang-darasal nila, iba, tumatumbling,
Ang iba parang sinasapian ng Espiritu. Ang iba talagang subhanallah, di ba? So kanya-kanya pamamaraan. Sa atin, intact na. Meron tayong pamamaraan na meron sa atin. Na kung saan yung pamamaraan natin, hindi ito gawa-gawa ng sinuman. Ang Allah mismo ang pumili, ang Allah mismo ang nag-set nito. So bakit pa tayo hindi kontento sa mga bagay na ito, mga kapatid, na kung saan pinahintulot sa atin? At ngayon na sinabi ng Allah, likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Diba? To each among you, we have prescribed a law in a clear way. Ibig sabihin, sa mga ibang mga nasyon dati, meron kanilang laws. Ibig sabihin, sa makatawid dito, sa Christian, meron silang laws. Sa Jews, meron silang tinatawag na batas. Sa atin, meron tayong batas. Since you consider yourself and you are saying that you are a believer and you are a Muslim, therefore, you should adapt the teaching of Islam. Ito na rapat eh. Otherwise, if you weren't going to adapt the teaching of Islam, then malaya ka, bardo. Okay? But oops, I'm not encouraging you. Okay? Hindi kaya encourage you na kayo lumabas sa isa sa otherwise. Okay? Murtad. Ibig sabihin ay impyerno ang kahihinatan nyo kapag kayo namatay dyan. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, ay ito ay exclusive sa kanila yun. Sa kanila yun. Kaya nga ang pagbati, maging mga, hamas mo kung tayo sa Islam nga ay pinagbawal ang pagbati sa kanila, ang pag-greet sa kanila ng Merry Christmas or Happy New Year, how much more, mas worse ang tinatawag na pagdiwang mismo. Mas worse yung mga kapatid. So ngayon, ano yung problema? Ano yung maging solusyon natin dito? Eh, Ustaz, eh, pamilya mo kasi eh. Pamilya mo kasi eh, baka magtapos sila. Baka bakit na ano ganyan? Kapatid, hindi mo pa nga nasubukan ni eh. Akadaga, sabi, magtampo. Okay? So, ang maganda dyan, ang remedy dyan, ipaliwanag mo sa kanila ng tama. Ipakaniwala mo sa kanila ng merong kaalaman. Okay? At tandaan natin mga kapatid, kailangan manguna sa ating mga puso yung hiya sa Allah. Manguna sa ating mga puso ang hiya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang mga magulang mo, hindi sila magbibigay ng parusa at hindi magbibigay ng gantimpala sa iyo. Sino magbibigay ng gantimpala? Allah subhanahu wa ta'ala. At sino magbibigay ng parusa? Allah subhanahu wa ta'ala. Walang sinuman. So dapat doon tayo mahiya. Ang problema sa tao ngayon, nangingibabaw ang hiya sa tao kaysa dakilang takapaglikha. Yat ang malalang sakit na kumakalat ngayon sa bawat puso, sa bawat isipan at puso ng tao. At kapag hindi naagapan yan, ay magkakalat na kakalat at parang virus gagapang yan sa pamayanan. At kapag hindi pa naagapan yan, sira na talagang pamayanan. Okay? So kailangan, mas maaga pa kailangan putulin muna habang hindi pa lumala ang sungay. So ganun yung mga kapatid. So kailangan iwasan ang practice na ganyan ha. Dahil pinagbawalan tayo unang-una makipag-celebrate sa kanila, anuman ang occasion nila na para sa kanila, at pinagbawalan din tayo na magbati sa kanilang particular na okasyon at tanggapin ang kanilang pagbati. Ipinagbawal sa tinatawag na isla at ito ay ijma. Pag sinabing ijma, consensus ng mga scholar. Walang pwede, ganon, wala. Consensus na ipinagbawal ang mga bagay na ito. So pag sinabing consensus, wala tayong karapatan na tumaliwas sa kung ano mga pinagkasunduan ng mas maalam pa kaysa sa atin. Kaya nga, nasabi na sa lalim, mantasyab bahabi kaumin, fahuwa minun, kung sino man ang gumaya sa mga particular na grupo ay katulad na rin nila. So wala kang pinagkakaiba sa kanila. Wala kang pinagkakaiba sa kanila. Sapagkat it is a falsehood. Ito ay tinatawag na walang katuturan. Ito ay paggastos lamang ng pera na walang sabuluhan. Wala sa tinatawag na ano? Walang kabuluhan, ika nga. You are only wasting your money. Instead, you are giving a charity to those needy people. Mas mainam pa yun. Kaysa mag-celebrate ka ng birthday na wala ka nang mapapala, kundi pagod at kundi ay ito ay kasalanan. Kaya nga sa Islam eh, kumplito na eh. Kaya nga tumamayyab tagigera ang Islam at di na palayog balmin. O wafil akhirati minal khasirin. Sino man ang
you know, sino man ang tinatawag na ano, desires, okay? In whoever desires other than Islam religion, so dito nakalagay, whoever, okay, desires other than Islam religion, nangangahulugan hindi lamang ikaw ay ustaz, ang nakalagay naman sa ayan na yan, yung talagang yayakapin ang pananampalataya, no. Saklaw dito kapatid, ang gumaya sa kung anuman ang kanilang pamamaraan. Saklaw ng ayan na ito, ang sinumang gumana sa pang-approve, gumaya sa pamamaraan ng ibang pananampalataya, kahit nasa loob ka ng Islam. Ibig sabihin, kapag ginaya mo ang particular na gawain nila na para sa kanila at ikaw ay nasa loob ng Islam, ay katotohanan, kabilang ka sa araw ng paghukom na ikaw ay mga nangalugi. Okay? So bago pa dumating yun, iwasan natin mga kapatid ito. Iwasan natin yung pag-celebrate, iwasan natin yung pagbati, at iwasan na natin yung tumanggap ng kanilang pagbati. Sapagkat ito ay, dahil yung pag-approve mo at yung pagsang-ayon mo sa kanilang pagbati, ibig sabihin sumasang-ayon ka sa mga kasalanan. Para magang, nakita mo ngayon yung isang nangangalun niya, kayo bang sang-ayon? Oh, congratulations for your fornication. Can you do that? You cannot do that. Di ba? Example, halimbawa ngayon, nakakita kang tinatawag na uminom ng alak. Oh, for na, congratulations for your for having a drunkard. Okay? So you cannot do that as a Muslim, I think. Sino man ang gumagawa nito, merong malaking question mark sa kanyang isip. Okay? So similarly, ganun din, sapagkat it's a sin. Falsehood. Okay? Parang ganun eh. Analogy speaking. So, sabihin, since the falsehood, yun, hindi mo pwede sabihin, congratulations, thank you, o di naman kaya ay ganyan. So, mali-mali mga kapatid sa panapalatay Islam. Kaya huwag ikatwiro ng isang Muslim na pakikisama lang ito. Dahil ang pakikisama ay kailangan sa tamang pamamaraan at ayon sa batas ng Islam. Yun ang tinatawag na pakikisama. At wala nang pakikisama na tinuturo sa mas higit na mas mahusay at mabuti, kundi yung pakikisama na itinuturo sa atin ng sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At walang pinakamahusay na pakikisama ay kundi ang ipakita mo at sabihin mo kung ano yung katotohanan. Yan ang tunay na pakikisama. Hindi yung tunay na pakikisama yung makiayon ka sa pagkakamali at magigawa ka sa mga pagkakamali. Okay? So malinaw, ito ay binibigyan lamang natin ng liwanag at linaw, advice sa mga kapatid, lalo sa mga balikis lang, na nanatili pa rin sa kanila yung kasiyahan at talagang tumatatak sa kanilang isipan at mga puso at halos hindi man wala ang pag-celebrate ng ganitong uri ng festival. Okay? Tandaan natin mga kapatid, we are Muslim already, alhamdulillah. Kulang na lamang ay magpunyagin tayo kung ano yung turo ng Islam at isabuhay ito at ilayo ang ating mga sarili mula sa mga ipinagbawal ng Islam. Okay? So, hindi ko napapahabay dahil mahaba na talaga. Dahil baka magalit yung sumunod sa akin na nakatalaga para magsalita. So, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Wa nas'alu li fikna bima qulna wa sami'na. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.